Christy Fermin. Ibinuking na may bagong warrant of arrest na naman ang aktor na si Ken Chan. Petition for bail. Ang payo ni Nanay Christy Fermin na gawin ni Ken Chan dahil may bagong warrant of arrest na namang lumabas laban sa aktor. Ito'y mula pa rin sa dating grupong nagdemanda ng syndicated staffa kay Ken. At sa pagkakataong ito ay Nobel na ang nakalagay sa kaso. Matatanda ang naibalita na ang isang warrant of arrest sa GMA artist noong September 12 base sa report ni Oji Diaz sa Showbiz Update Vlog. At nakalagay sa dokumento na kasama sa idinemanda ang kapatid ni Ken na hindi pa pinangalanan that time. Sa inilabas na dokumento ng Showbiz Now na, host ay pinakita ang pangalan ng kapatid ng actor na si Mark Clinton Angeles Chan. May nabangkit din si Nay Christy na kasama rin ang kasosyo ng karelasyon niya na hindi naman binanggit kung sino sa mga nakalistang pangalan sa papel. Kalat na yung warrant of arrest sa lahat ng himpilan ng pulis. At ang immigration ay may kopya na rin at kung sakali nababalik dito sa Pilipinas si Ken Chan ay doon pa lang sa paliparan o sa airport pa lang ay huhuliin na siya. Nakakalungkot, paliwanag ni Nay Christy. Sabi naman ni Romel Chica, so walang takas talaga? Nung unang ibinalita ayon sa kwento ay nasa Amerika siya pero ngayon ay nasa isang bansa na lang siya ng Southeast Asia at ayon sa ating source, pagkapayat-payat na raw ni Ken Chan. Saad pa? Siyempre naman, Nay, nakaka-stress talaga yan. Itong pinagdaraanan niya, nakaka-stress talaga, sabi ni Romel Chica. Oo. Madalas nga nating sinasabi ang peace of mind ay hindi kadalasang ibinibigay ng ibang tao sa atin. Tayo ang gagawa para makuha natin ang kapayapaan ng kalooban natin, pahayag ni Nay Christy. Nabanggit ni Romel Chica na ilang beses na rin silang nananawagan kay Ken Chan na harapin nito ang kaso para hindi lumala at kausapin ang mga pinagkakautangan. Overthinking kills your peace, sambit ng veteranong manunulat. Ginagawang ehemplo ni Nay Christy ang kanyang sarili na kinasuhan ni na dating Senator Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta ng libelo. At sumampa ito sa korte na ayon sa una ay dapat bantayan ang mga gantong kaso dahil warrant of arrest na ang kasunod nito. Ako po talaga binabantayan ko po ito mula noon hanggang ngayon. Ako po ay hindi matapang. Wala pong taong matapang pagdating sa ganitong problema. Hindi rin po ako mapera o mayaman para magpusagad ng piyansa. Ang totoo pong dahilan kung bakit ko binabantayan ang mga ganitong problema ay dahil marespeto ako sa batas. Kung ano po ang isinasad ng batas, iyon po ang dapat nating sundin, kwento ni Nay Christy. At nabanggit nga na sa inilabas na warrant of arrest ay pwedeng hilingin ng binata sa korte ang petition for bail. Pero kailangan bumalik muna siya rito at magpakita muna siya sa branch na may hawak ng kaso para masabing may jurisdiction ang korte sa kanya. Tapos alam naman ng abogado niya ang gagawin. Petition for bail kasi no bail ito eh. Kapag pinagbigyan ng judge, pwede niya itong ipiyansa at sa kanya asikasuhin ang problema mula roon. Ay makakausap na niya ang mga investors, mga complainants. Pwede na niyang mas maganda pa na ako ay malaya para matugunan ko po yung mga hinihingi nyo. Explikang mabuti ni Nay Christy. Wala pa namang anumang statement ang aktor na si Ken Chan ukol dito.